Podcast DJ. Hey guys, good afternoon. Dito ulit tayo, balik tayo sa pagkukumpuni natin sa sasakyan. Papalit tayo ng Fulan Trajector. Ito yung gagamitin natin na Fulan. Maritong isa, 4 liters. Hindi naman talaga natin madrain lahat. Pero subukan natin na open yung thermostat niya. Paandarin natin pag na-flash na. Lagyan natin ng tubig para madrain yung mga lumang kulang. Para malinis talaga yung black ng makina. Sabisahan natin. Una, buksan natin tong mass airflow natin. Itong box na to. Makita natin yung cup niya. Sa atin guys na Saudi. Shout out dyan sa kapitbahay natin na Saudi. Guys, malinis na. So guys, tanggal na. Yan, papakita natin kung saan yung cockpit. Ito natin guys. Yan guys. Yan. Ito nyo yan. Yan. Ipikitin natin. Yan. Ito na yan. Guys. Tanggal na. Ito. Para lumakas. Buksan natin ito. Dito ka. Hayaan lang natin hanggang sa maubos, no? Ng kulan. Yan. Bukas na yan, guys. Bukas na siya. Siya tumatagas na sa lalim. Iba na yung kulay niya, oh. Dark green na dapat yan. Light green lang. Advice ng mga mekaniko. Dapat at least 1 year or 1.5 years nagpapalit tayo, nagpa-flashing tayo ng kulan. Para hindi kalawangin yung pinang natin sa loob. Hindi makakaroon ng mga minerals. Di kaya mga ganun. Yun yung mag-cause ng kalawang. Guys, hayaan lang natin hanggang madrain lahat guys. Kasama din to eh. Tungos na to galing dito. Tinanggal ko na. Drain din natin yan hanggang sa maubos lahat. Then, pagkatapos nyan, lagyan natin ang yung distilled water muna. Punuin natin siya tapos paandarin natin yung makina. And guys, DIY lang yung sa akin para may libangan pag di off. Ito din guys, yung o-ring. Habang hinihintay natin na mag-drain lahat. Itong o-ring, pwede pa to. Hindi pa siya masyadong sira. Pag masyadong matigas na, pwede nang palitan din. Pero ito pwede pa. So wala rin tayong pamalit ngayon. Hindi ako nakabili. Isang mga tutorials na naman isang to eh. Hindi mo lang. Ito matagal siya pero okay lang. Ubusin lang talaga natin lahat. So huwag natin hayaan na madrain lang. Delikado kasi yan pag nainom ng pusa. Manok. Yan, tigo. Pag nainom yan. Yan guys, hindi na tumutulo. O, kunti na lang. O, patak na lang. Mamaya, may trick dyan. Dapat lagyan mo natin ng tubig. Mamaya, punuin natin. Pandarin yung makina hanggang sa maris niya. Hot temperature. Magbubukas yung thermostat. Madidrain na yung mga lumang kulang. Balik natin to. Lagyan natin ng distilled water. Ayan. Mga 4 liters siguro. Tapos i-drain natin ulit. Ayan. Balik na siya. Ngayon, lagyan natin ng distilled water. Huwag yung tubig sa gripo guys ha. Nasisira radiator nyo nun. Dapat distill. Pero sa atin tinatawag kong mineral water.
doon sa mapuno, lagyan natin, tapos sara natin. Naubos yun sa ano. Sayang to eh, medyo malamig pa oh. Dalawang 1.5 liters na guys yung naubos. Guys, napuno na. Ayan, shout out sa kapitbahay natin yung nabait. Si Ninyo. Pwede na rin itong paandarin ulit. Pag nag-init, yan magbubukas yung thermostat. Papasok naman yung tubig doon sa magmimix sa lumang kulang sa loob. Tapos drain natin ulit. Yun yung tinatawag na flushing. Para mag-flush talaga pati yung kasama doon sa block ng building. Okay, pwede na rin paandarin yan. Pero balik muna natin itong ano. Mas airflow filter natin. Sabi nyo na guys, may film na po din itong palitan. Ngayon, nagiging bakante siya. Yan guys. Yan, puno yan kanina. Nung nag-start yung sasakyan, minakyan na yung laman. Pagdaga natin mo itong tubig, no? Guys, hanggang sa magpunok, guys. Pag nag-apat, nag-uhit yung temperature gauge niya sa loob. Minakyon na naman niya, oh. Ayan, guys. Hintayin lang natin na umiyak. Tingnan natin yung temperature gauge sa loob. Pag naka-apat, nag-uhit na. O, di kaya patagalin muna natin na konti para uminit talaga, magmimix yung ano sa loob, yung lumang kulang at saka yung bagong salang natin na tubig, no, yung distilled water. Ayan guys, naka limang guhit siya. Observe natin yan, baka mag overheat kasi minsan pag may hangin sa loob ng radiator system, yun yung nagbibigay ng maling mensahe sa sensor. May sensor kasi yan guys. I-observe lang natin ha, baka mag-overheat. Sa tingin ko hindi naman, no, naka limang guhit lang naman. Tsaka naka 5 minutes na siyang ano, mandat. Guys, pwede na yan guys, nabukas na yung thermostat niya. Ibig sabihin, nag-mix na sa loob. Luma na coolant water. At saka yung distilled water. So pwede na natin itong buksan ulit. Patayin natin yung makina. Mainit na yan. Ayan guys, pag binuksan nyo, dahan-dahan lang ha. Pakingayin ng konti. Ayan guys, tanggalin natin ulit yung ano, yung cockpit, no? I-drain natin ulit. Ayan yung cockpit natin. Yung used coolant natin mamaya, huwag natin itapon kung saan-saan. Kasi bawal-bawal yun. Ayan guys, hintayin lang natin guys. Kailangan kasi ma-drain lahat yung tubig. Ayan guys, may imbudo na tayo. Ayan. Tumutulo pa rin. Bukas kasi yung ano niya eh. Yung thermostat, yung sa block, ibig sabihin na drain lahat yung mga lumang kulang kaya matagal. Lipat natin sa kanila. Okay na lang, itagas. Sa 6 years guys, ngayon ko makalitan yung kulang niya. Tagdag lang ako ng tubig. Hindi siya nag-overheat. Kulit natin to guys. Yung tinatawag yung nakapin. Isip ka na yan. Dagdag na tayo ng kulang. Dagdag na tayo.
guys. Unti na lang mapupuno na siya. Mga 2 to 3 minutes. Ia-absorb niya ulit yung ano, kulan. Mababakante ulit yung cup niya. Dagdagan natin ulit, ganun lang. Guys, tingnan nyo, bumaba na naman yung kulang, inabsorb na naman yan. Dati puno yan, ngayon dapat talaga guys ganun. Hayaan natin muna na bumaba, tapos dagdagan natin ulit yan. Para sigurado talaga na puno, wala siyang air pocket, no? Importante yan guys, yung kasi kadalasan ng cause ng overheating yan, pag may hangin sa loob, kasi yung reading ng sensor nya hindi tama pag may hangin. Yung ginawa natin ngayon guys, tawag dyan coolant flushing. And guys, dagdagan lang natin ulit hanggang sa mapuno siya. Alahin mo ang dami ng mga inabsorb niyang coolant. Papansin nyo guys, nagbabubble siya eh. Nilalabas niyo yung hangin. Ayan o. Yan, may pressure na yan, tapos yung hangin sa loob, ilalabas niya yan. Yung sabihin niya, nagbubukas na yung ano niyan, yung thermostat, para makapasok yung bagong coolant sa engine block. Ganun lang guys, madali lang naman. Tsaka ano guys, hindi naman ako mekaniko, no, DIY lang yung sa akin. Okay lang yung sa mga ano dyan, may mga sasakyan. Kahit kayo na yung magpapalit ng ano, coolant nyo. Yan, madali lang naman. Drain mo lang, tapos lagyan ng distilled water para yun yung magpa-flushing sa loob. Lilinisin niya sa loob. Tapos yung final, yung coolant na mismo. Ganun lang. Hintayin natin ng konti. Mahirap kasi pag sobrang init na yung makina, buusok na yan kasi may pressure na, mahinit na sa loob ng makina. Nabutan tayo ng gabi, no? Anong oras na ba? 6:58 na guys, maliwanag pa rin, no? Dagdagan din natin to guys, yan yung reservoir na yan. Yan, kasi pag nabawasan dyan sa ano, yan sa radiator nya, yan, sa system nya dyan sa ihigop ng bagong coolant, no? Dagdagan natin. Hey guys, continue watching lang guys, ha? Kailangan matrain lahat. Itong isang galon na to, reserve na lang natin ito, no? Na natuyo na dito, dagdagan lang natin ulit. Pwede rin naman distilled water dadagdag dito. Tapos ito, pwede natin tuntapan. Banda rin natin ulit sa sasakyan, observe natin. Ganun lang guys, pag nagpa-flushing siya, mag-prepare kayo ng at least 5 liters na distilled water, at saka gawin nyo ng 2 gallons yung ano, yung coolant nyo. Bali 2 gallons, 8 liters lahat para may reserve. Pag nagdagdag kayo, pag natuyo yung natuyuan yung ano nyo, reservoir, dadagdagan nyo lang. Pwede rin naman distilled water idadagdag. Pero okay na guys, yun na yun. Thank you for watching guys.
ganun lang, no? DIY lang. Back-up natin siya. Ako sa mga nanonood, sa viewers natin na 1 million. Thank you guys. Next time ulit.